Today, I'm Amihan Bonifacio-Ramolete, and today I'm interviewing Professor Emeritus and National Artist Amelia Lapeña-Bonifacio. Magandang araw po. Magandang araw sa iyo. Sige, para simulan natin ang ating kwentuhan, ay maaari po bang pakilala ninyo ang inyong sarili? Ang pangalan ko ay Amelia Lapeña-Bonifacio. Tubo at laki sa Binondo, Manila. Ang aking amang si Gregorio Banyes Lapeña at ang aking ina si Pasita Mercado Lirag. Ako ngayon ay isang playwright. Playwright ng ilang taon na? 89. 89 years old na playwright. So, after retiring, what have you been doing? For these 5 years. Last 5 years. Oo, medyo... Siguro ang una kong maaalala inumpisahan ko yung 5 years na yun ng pagsulat ng isang nobela. In Binondo, Once Upon a War. At pagkatapos marami akong ginagawa dahil I was honored by the Department of English with a competition. The Amelia Lapeña-Bonifacio writing competition. Kaya tuwing matatapos yun bawat taon, tinatawagan ako para magsalita. Ganon din ang nangyari nung in-honor naman ako ng Institute of Creative Writing ang isang writer's workshop. Taon-taon din. Nagpupunta ako para magsalita tuwing matatapos ang sessions. Marami ding mga requests for speeches, no? Ang pinakamahaba ay itong nangyari nitong ating 108 commemorative graduation ng UP, where I was asked to be the speaker. Commencement speaker. Tapos, pero nagpupunta ako sa iba't ibang campus para makapagsalita. Katapos nga, naisipan kong isulat yung novela. That took me 3 years to do. At nung panahon na yun, pinag-uusapan ng World War II. Yun ang naging subject matter ng aking nobela. Dahil ng panahon na yun, nung lumalaki ako, ay may giyera. Giyera Mundial II. Nakapagsulat ka na ng tula, ng sanaysay, ng dula. Bakit nobela? Yun lamang ang hindi ko pa naisusulat. Naisipan ko, naku, bago baka hindi ko pa matapos, may mangyari sa akin. Gawin ko na, isulat ko na ang at least one novel, maiwan ko. Kaya isang novela ang aking sinulat. Nagsusulat ka, pero nagpapalabas ka rin ng dula sa teatro. So ano ba yung first love mo talaga, literature or theater? Mahirap sabihin, ano? Dahil kung literature o theater, habang lumalaki ako, nung una, merong liwayway at hiwaga. Pagdating nung tumatakbo kami sa tiya ko, nakatira sa amin yung tiya ko, first valedictorian ng Bulacan, ng Mekawayan. Siya ang nag-alaga sa amin. Pinababasa namin ang istorya ni Fausto Galoran, yung mga iba't ibang serial stories. Pagkatapos nun, masasabi ko, nun din panahon na yun, ang father ko namamahala ng sinakulo at saka balagtasan. Kaya exposed kami dun sa dalawang formang yun. At ang aking ina naman, mahilig manood ng serial movie. Tapos, in-expose kami sa... itong... Sarsuela? Oo, Sarsuela.
at saka komedya. Ako, pagbaba ko sa, ang alam ko, pagbaba ko sa bus galing sa eskwelahan, lalakad ka, unang bahay pa lamang, naririnig mo na yung drama, ang gulong ng pahalad. Kaya sunod-sunod na bahay, puro yun ang nakabukas yung kanilang radio. Hanggang makarating ka sa bahay mo na patuloy pa rin yung drama. Kaya masasabi ko, siguro sabay, literature at saka teatro. Nung, ano yung interest mo nung high school? Nagsusulat ka na ba noon, panahon na yun? Oo. As a matter of fact, nung ang unang sumabog yung gera, 11 taon lang ako, sumusulat na ako ng mga kwento, kunya-kunyari itong family newspaper, yung gano'n, mga poems, at saka mga ano, nung dumating ako sa high school, malaking bagay yung nakamit ko yung Commonwealth Prize winner na si, siya pala ay Commonwealth Prize winning novelist, si Juan Cabrero Slaya. Yan. Nung first time ko nakamit ang isang writer na researcher. He was a linguist. Sumusulat siya ng tungkol sa ating wika. At sa katunayan, sumulat siya ng Balarila. Isang Ilocano, no? Pero mahusay sa ating wika. Filipino. So isa yon sa mga naka-impluensya sa'yo para magpatuloy na magsulat? Oo, yun ang parang nakikita ko na ganito palang kasipag sumulat ang isang manunulat. Kaya parang na-influensya niya ako. Tama bang naging editor ka ng Arellano? Oo, editor Chronicler ng Arellano High School. At naging designer. Yun ang palang unang set design ng Arellano. Dahil nanalo ako sa pagpipinta ng AAP, kinuha nila akong gumawa ng set ng malaking production. Tapos, yun na nga yung sumusulat ako. Kaya nung gumraduate ako with honors at best writer title, yun daw ang kauna-una ang beses na binigay yung title na yun sa graduating student. Yun, isa din ba yun sa mga dahilan para kumuha ka ng AB English nung pumasok ka sa UP? Mo, noon, ang isang pinakapamosong sumusulat ay si Jim Austria. Si Jim Austria, hindi naman pala lalaki, babae. Sumusulat siya sa diary. Ngayon, gusto ko maging kamukha niya, journalism. Pero nung dumating ako sa UP, walang journalism. Ang meron lang Department of English. At doon kakukuha ng mga courses. Kasi wala pa nung ano eh, wala pa nung UPCAT eh. Pag mataas ang grado mo, kamukha na kami mga nagsama-samang mga magkakaklase, yung valedictorian namin, yung salutatorian, kami mga honor students. Pumunta kami sa UP, tinanggap kami na bilang estudyante. Ngayon, dun sa UP ko, na ano, parang yung pagsulat, naibigay ko ang aking time at saka ang aking masasabing talent, no? Kasi yung unang kwento ko, The Bird and the Boy, nanalo sa collegian writing competition. Kaya tuloy-tuloy na. Sino sa mga naging professors mo yung naging influential sa pagiging playwright mo at pagiging theater artist? Wala sa playwriting, no? Pero ang dalawang unang professor na
sumusulat ng literature eh, si Francisco Orseliana at si Professor NVM Gonzales. Kadadating pa lamang niya mula sa United States, doon siya nakatira. Pero bumalik siya sa Pilipinas para magturo. Doon ko unang sinulat ang Death of a Baby na naging subject matter. Yun ang unang kwento ng unang Philippine writing workshop, 1950. Wow. Matagal na rin. So, paano kang napunta sa teatro? Paano kang napunta sa teatro nung nag-aaral ka pa? Nung nag-aaral pa ako naman sa UP, dahil na nga nanalo ako sa pagpipinta, no? Di, alam nila nagpipinta ako. Yung play ni Virginia Moreno, Glass Altars, yung jazz concert, at saka isang malaking international festival sa University Theater, iba-ibang set. Yung pinakita kong kaalaman ko sa paggawa ng set, and hindi ko akalaing manalo ako ng Fulbright Smithman. Pinadala nila ako sa University of Wisconsin, kung saan na nakapag-trabaho ko sa play circle. Meron silang experimental theater, courting horseshoe. Maliit lamang. Meron lamang siguro mga 100-150 ang makakapanood. Pero doon ako natutong mag-ilaw, mag-design ng sets. At dahil nga, nung una pa, dinala nila ako sa isang competition ng playwriting. Dinala nila ako sa pagpapalabas. So, napanood ko. Inisip ko, siguro dapat sumulat ako ng dula para kung manalo, ipalabas, di ba? Meron ako isang kwento na hindi ko matapos-tapos, Sepang Loka. So, yun ang ginawa kong unang dula na nanalo ng premyo. Sa matter of fact, limang judges, dalawa, first prize ang kanilang rating. Yung pangatlo, yung pa naman ng playwright, ang rating niya zero. Dahil daw, kailangan daw ako turuan ng economy dahil napakadami daw characters ng play at saka hindi pwedeng three sets. Eh sabi ko, hindi naman three sets. Isang set lamang yan kung ipipinta ko na dahil nga horseshoe ang korte noon, tatlong set pwede. Maganda lumabas. As a matter of fact, sabi na isang kritiko, mas mahusay daw akong set designer kaysa playwright. Tapos, naging very successful yung play. Nag-apologize sa akin yung nag-rate sa akin ng zero. Eh, alam ko hindi niya ako nirate ng zero, number one yung play ko eh. Yung pangalawang play ko, sabi ko, tungkol na sa Amerika. Patapos ng Sepang Loka, rooms. Tungkol sa dormitoryo. Nakatira ako sa dormitoryo. Yung mismong nag-grade sa akin ng zero, nag-grade sa akin ng first prize. Ang ganda-ganda ng kanyang review. Yung ganda-ganda ng kanyang review ng play. So, nasa plans nyo ba na pagkatapos mag-aral ay babalik kayo sa UP? Oo nga. Pero ang maganda nun, pagka-graduate ko, nakakuha ko ng job sa UP. Bali, clerk lang naman ng property office. Di, sa bandang later of the day, kumukuha ko na a few subjects yung graduate school. Pero habang nandun ako sa office na yon dito din sa
administration sa Quezon Hall. Nakita ko si Professor Gabriel Bernardo, University Librarian. Ano ginagawa mo dito? Sabi ko, nagtatrabaho. Kukunin kita, sabi niya, dahil kailangan kong assistant sa library. Yung isang pwestong librarian secretary, naging librarian secretary ako. Doon ko na may mga nagtatrabaho doon, sila Ronnie Diaz, si Alejandrino Ofana, yung mga writers na dumadating. At saka pagkatapos, yun rin in charge ako ng isang section ng mga fiction mm-hmm. books. Kaya, nag-enjoy ka doon sa library. Nag-enjoy ako doon. At saka alam mo, ang tumulong sa akin talagang makakuha ng Fulbright, si Professor Bernardo. So, mula sa UP Library, paano kang napunta sa Department of English? Hindi nga ako, nung una nga ay kinuha nila dahil alam nila sumusulat ako no, ng dula. Pero nakakuha nga ako ng Fulbright, kaya I left for 2 years. Mm-hmm. Nung makuha ko yung MA degree, nagbalik ako. Nahilingan naman ako ng Department of Speech. Speech and Drama. Na i-organize yung department. Kaya, doon, dalawa kami playwright. Nando si Wilfredo Guerrero eh. Kaya mga bata, kumukuha ng kurso ng playwriting sa kanya, tapos kukuha sa akin eh, parang dalawa. Pero sa Department of English, wala. Kaya napunta ako sa Department of English. Sino yung mga naging estudyante mo sa playwriting na eventually mo, naging sa, playwright? Oo, sa playwriting at saka sa literature. Si Butch Delisa ay naging ano ko, si Charles Sonong. Mga sumusulat ng nobela yan. Mm-hmm. Pero ang sumusulat ng mga kwentong pambata eh naging nag-aral sa akin sa workshop si Carla Pasis. Mm-hmm. Hindi lamang mga kwento kundi nobela, okay, talagang libro. Para sa bata. Parang na-inspire siya doon sa workshop na dinaluhan niya. Pero sa teatro, ang pinaka siguro muna sa pelikula, no? Si Kidlat Tahimik, naging ano po, saka si Mario de los Reyes. Yun sa pelikula. Pero sa teatro, ang talagang napunta sa teatro si Benjamin Cervantes. Kinalulungkot ko na wala na siya. Hindi ba si Boy Noriega ay naging estudyante mo rin? Naging estudyante ko rin si Boy Noriega. As a matter of fact, may isang competition. Natalo ako ni Boy Noriega at saka ni yung dalawang estudyante ko. Pang-una, pangalawa, tapos ako yung pangatlo, ako yung professor. Pero yung dula akong yun, paglalakbay ni Sisa, ang ginamit ng ballet company para dalin sa Europe. At pinagmamalaki ko na ang dulang yun eh tuloy-tuloy na hanggang dumating pa dito ang isang Japanese no company. Master. Yung sa palabas na yan. Yung program ng Center for International Studies na nagkaroon ng NOANSAM. Okay. Kailan yun naisipang bumuo ng creative writing program? At bakit siya naisipang buuin? Alam mo, kami tatlo ni si Professor Arceliana, si Ufana. You have a fictionist, a poet, at ako naman ang playwright. Nagme-meeting kami, sabi ko, isang beses sabi ko, mukhang kailangan siguro
organize natin ng mga writers, parang hindi tayo pinapansin eh. At saka, kinakailangan medyo, siguro lalakas tayo kung sama-sama. Kaya, sige, lika, magsulat tayo ng isang programa. Yun nga, ang unang director namin is si Francisco Orseliana. Sumunod si Alex Opana, tapos ako. Ako, 10 taon eh. 10 taon. Naging head ng creative writing. Ngayon, Institute of Creative Writing. So, nauna ba yung program bago yung center? Actually, sa pag nagtuturo na kami ng pagsulat, di ba? Eh, pero ako, ang aking parang tinutulak ko talaga, I'm pushing for writing for children. Yeah. Yun ang naging ano ko sa imaginative writing. Pero bago ka magsulat o mag-focus sa children's literature, nagsusulat ka for adults. Oo. Yung, as a matter of fact, yun ang unang dalawang dula, yung Sepang Loka tsaka Rooms. Eh, tapos sinundan ko ng Walking Canes and Fans. Puro mga pang-adults. Pero paano ka nagkaroon ng interest sa seditious playwrights, yung research mo tungkol doon? Oh, alam mo, doon sa pagkatapos ko ng yung Sarsuela Foundation of the Philippines, sabi, kailangan sumulat ako ng isang aklat, isang libro tungkol sa Philippine theater. Talagang history, no? Sabi ng ang head nun eh, si Doroy Valencia eh. Sabi niya, dapat ipadala si Amelia sa Washington, D.C. dahil ang ating mga aklatan natin, eh, National Library natin, nasunog eh. Wala tayong material. Doon sa Library of Congress at saka sa National Archives, ako nagpunta. Sa National Archives, nandun yung mga dyaryo. Nandun pa rin yung mga dyaryo. At doon ko nakita yung mga seditious, news about the seditious playwrights. Kaya, naging major portion ng aking aklat ang seditious playwrights. Naging inspiration din ba itong research na ito sa pagsusulat mo ng future plays? Oo, dahil yung parang doon mo na nakikita mo ang ginawa ng mga nasa teatro. Biro mo, binibilibid sila. Hinuhuli eh. Kasi, ayun na nga, sedition daw yung mga dula. Kasi, mga dulang nag-encourage for mag-rebel. Mag-rebel din ang mga nanonood. Sa pagsusulat, ano yung mga inspirasyon mong pinanghuhugutan? Kunyari, sa Sepang Loka, anong inspirasyon mo? Oh, yun. Inspirasyon ko doon yung Sepang Loka ng aming probinsya. Meron kasing isang babae na paikit-ikit sa ano. Parang ang aking palagay, eh, hindi lang awa, kundi parang anong magagawa mo para matulungan mo ang isang babaeng tulad niya? At bakit siya naging loka? Yun ang naging ano ng dula. Sa Walking Canes and Fans. Ha? Yung Walking Canes and Fans. Ano naman yun ang inspiration? Naman, tungkol kay Bonifacio. Parang isang pamilya, pero pamilya na apektado or na-influence ng revolution 1898. Sabi ko, eh,
magandang ipakita sa mga nanonood ang nangyari sa ating bansa nung panahon ng revolusyon. Conscious ba yung effort sa pagsusulat mo ng pagbigay pansin sa katayuan ng kababaihan? Anong ba yung gusto mong i-portray sa mga female characters ng plays? Even sa totoo lang, kahit sa mismong buhay, ang gusto kong matulungan ng kababaihan, kamukha ng writers namin, ipinupush ko na marami tayong sumusulat ng mga babae, isama natin, ganun. Para kasing hindi dapat second citizen sila, first din, tulad ng mga lalaki. Buti naman pumayag yung grupo na inaalagaan din namin yung mga manunulat na babae. Pero sa kalakihan ng buhay, gusto ko ipakita na napaka-importanting tao ang isang babae, isang ina, isang asawa, isang kapatid. Kailangan, in all of this, she should be respected and honored. So lahat yung ganung mga qualities ay ipinasok o iniligay mo sa mga female characters ng mga dula na sinulat mo. That's the only way I can project, no, yung mga ideya sa dula mismo. Kung maipakikita mo hindi ka naman pwedeng tumayo sa corner at mag-speech ka tungkol sa babae. Mas maganda isama mo sila sa dula. Doon nakikita. So mula sa pagsusulat para sa adults, nagbago ka ng focus at naging para sa mga bata. Anong kasi naging alam mo, dahilan? Ano, kinukumbida akong mag-attend ng workshop, ano. Nakikita ko yung importansya ng children's plays. Napaka-importante sa Europa at saka sa Amerika ang bata. Samantalang dito, bumalik nga ako, naku, wala pa lang naman tayong dula eh. Paano kaya eto sumusulat ako ng dula. Di sumulat ang dula tungkol sa para sa bata. Ang unang ginawa ko noon nagbasa ako ng mga librong mga kwentong pambata. Pero ang inano ko muna, Pilipinas, kwento, tsaka Asia. Yun ang mga kwentong ginawa ko. Bakit napili nyo ang Pilipinas at Asia? Sabi ko, susulat ko ito sa mga Pilipino. Mas maigi yung kanilang, alam nila na meron sila, mayaman sila sa kwento. Hindi nung pa naman, naku, very popular ang Sesame Street ni Jim Henson at saka Voltes 5 cartoons. Ng Japan. Kaya sabi ko dapat siguro parang medyo kontrahin mo yon by ipakita mo na meron ka sa iyong sariling mga kwento. Ano yung naging inspiration? Bakit mo naisip na bumuo ng isang dula ang pambata na ang influence o inspirasyon ay Asian theater? Ang sinasabi mo ba yung pagtatatag ng teatrong mulat? Ang teatrong mulat kasi hindi ko naman pinlano, kundi
Inalabas ko yung, kinumbida ako ng Department of Speech magpalabas. Eh, nung panahon na yon yung anak ko, attracted kay Cinderella. Cinderella is a very materialistic story. Gowns, shoes, glass shoes, carriage, ano, karuahe, gano'n. Samantalang nakadiscover ako ng isang Cinderella na nature lover, si Abadeha. Ang ginawa ko, yun ang aking Abadeha, ang ating Cinderella, ang aking unang pinalabas. Unang puppet show. May music, dahil musical. Music ni Professor Felipe de Leon Jr. Bakit puppetry yung naisip mo na form? Noon naman, nakakuha ako ng scholarship para manood ng teatro sa Japan eh. Sa Japan, siyempre, ang pinupunta akong teatro, yung teatro ng mga puppet dahil naninibago ako, no? Bakit ko pag-aaralan yung alam ko na ito, hindi ko alam eh. Kaya doon ako nagpupunta. Sa National Theater nila, kinukumbidang audience ang mga bata. Naku, mga bus full of children. Nakikita ko dinadala doon. Tapos, pinapaliwanag muna sa mga bata kung anong puppetry bago ipalabas sa mga plays pa naman na swerte-swerte ako. Anibersaryo ni Chika Macho, the Japanese Shakespeare. Kaya yung mga dula niya ang aking napanood. So bukod sa Japanese na bunraku, bunraku, minsan tatlong puppeteer sa isang puppet. Kasi malalaki ang mga puppets eh. May isang dulang napakaganda yung para sa bata na yung palang punong pinutol, yung pala yung ina na hindi nila mahila-hila dahil mabigat. Pero bakit yung batang maliit, nahila yung puno? Yung pala yun yung anak. Sumusunod yung lag. Ang ganda ng mga ideya ng Japanese sa Japanese bunraku. Pero naging inspiration mo rin yung Indonesia. Oo, Indonesia naman. Sa wayang golek, yung rod puppets, at saka wayang kulit, yung shadow puppets. Kaya yun, sama-sama, pagbalik ko, subukan nga natin kung ano. Ang aking swerte, may mga fine arts students, ano. Pero meron ding isang pumasok na hindi TVUP, pero mahusay ang kamay sa pagdodrawing, si Morris Carvajal. Siya ang unang nagdrawing ng mga puppets ng paghuhukom yung aking the trial. Pero nung inano na yung mga puppets, nagpupunta kami sa Paete. Doon muna namin pinagagawa, pinaukit sa wood. Bago pagbalik, hiwa-hiwalay yun eh. Wala yung ulo, wala yung kamay, wala yung paa. Pero pinagkakabit kami, tapos dinadamitan. Ako ang naggagawa ng wigs. At minsan yung costumes. At saka costume. Bakit napili mong ipag-carve yung mga puppets, yung sa paete? Sa palagay ko lamang, no? Ito naman sa palagay ko lang. Dahil ang unang laro ng mga bata, manika eh, no? Di ba? Parang hindi sila matakot. Maganda sigurong ipalabas muna ang puppets. Yan. Attractive sa mga bata.
Sa mga sinulat mong dula para sa bata, ano yung tatlong pinakagusto mo? Alam mo, unahan ko muna sa Sepang Loka dahil yun ang first short play. At Walking Kensington Park, first long play. Susundan ko na ng tatlong dulang. Pangbasa. Inaano mo. Una, Abadeha ang ating Cinderella. At tapos, Puppet Passion. Pagkatapos, Sita Drama. Itong tatlong dulang ito, eh, puro musical. Ano? Ang unang gumawa si Felipe de Leon sa Abadeha. Felipe de Leon Jr. Tapos, pangalawa, si Professor Rodolfo de Leon, yung Puppet Passion. At yung pangatlo, yung anak ng aking mahal na kaibigang Tita Lacambra, sina Joey Ayala at yung kapatid niyang si Cynthia Alexander. Ang dapat mong malaman, yung tatlong dulang yan puro sa puppets. Ang Abadeha ang unang dulang sa puppets. Doon nagsimula ang nakapanood sa UP. At mga tigalabas ng isang teatro na ang gumagalaw mga puppets, na pinagagalaw ng mga puppeteers. So, sa loob ng 40 taon ng teatrong mulat, ano na yung tingin mong pinaka-impact or influence ng mga pagtatanghal ng teatrong mulat? Alam mo, isang nagpupunta ako sa bangko, no? May lalapit sa akin. Ako ho yung ganong edad, ha? Napanood ko ho yung Dulanyo. Ngayon may anak na ako, gusto kong dalhin kung meron kayo. Ibig sabihin, malaki nag-influensya sa mga nanonood tulad niya. Ngayon, kung napanood nung ina, minsan dala-dala yung anak. Ito ho, yung aking mga anak, tatlo. Itong baby, pinapanood niya baby ng teatro. Meron pa bang ibang tingin ninyong influence or impact bukod dun sa pagtatanghal? Kasi hindi ba nagtanghal na rin ng mulat, halimbawa sa mga probinsyang naapektuhan ng Mount Pinatubo, ng earthquake? Oy, ako yung Mount Pinatubo, 1991, nung sumabog ang bulkan, ano? Tapos tatlong araw doon, madilim at saka makapalang ashes. Na-traumatize ang mga bata around the area ng Pinatubo. Kaya sumulat sa akin ang College of Medicine, Department of Psychiatry. Kung maaari ho, dalhin niyo ang puppets niyo para patawanin niyo ulit ang mga bata. Ayaw nang tumawa eh. Ayaw nang magsalita yung iba. Kaya nung nagpapalabas kami, pinili nila 30 sites ang pinili ng College of Medicine. Kasama namin ang isang doktor para doon sa area. Ang malaking swerte, kagagaling ko pa lang sa Sweden at may dala akong grant para magpalabas ng dula sa bata. Pangalawa, sa tulong ng Madam Esitake, nakakuha ko ng isang sasakyan, isang 15-seater van, urban. Kaya kami nakapunta doon sa 30 lugar na yun eh. Siyempre, pagka dumadaan ka sa tulay na sira, bumababa kami sa ilog, naglalakad kami. Pagdating namin doon sa lugar, winawalis ko yung ashes, doon kami nagpapalabas. May the thousands ang mga batang nanonood. Yung iba sa kanila, nag-i-stay para ikwento ang nangyari sa kanilang pamilya,
sa pagkatapos ng ano ng bulkan. Pagkatapos pagka umaalis na yung aming sasakyan, tumatakbo yung mga bata, "Come again, please, come again." Yan sinisigaw ng mga bata. So sa lahat ng mga nagdaganap sa buhay mo sa loob ng mahigit 80 taon, ano ang naging impluwensya ng UP sa iyo? UP provided me with a stable and solid foundation. Kundi ako nandito sa UP, hindi ko makikita ang mga talented cast and crew. Diba? Dito ko sila natakpuan. At dito, ang importante, may audience ka na isang very intelligent, very critical audience na nag-encourage para ipagpatuloy mong ginagawa mo. Okay. Siguro bago tayo magtapos, ano naman ang gusto mong iwang mensahe o tips sa mga batang manunulat o batang mga artista ng teatro? Siguro isang bagay lang. Stay where you are. Alam mo kasi, maaring napipintasan sila, nakikriticize, nawawala ng interest dahil ganun pala eh, di ba? Ipakita nila na meron silang sinasabi, meron silang ibig sabihin. Kailangan ipagpatuloy nila ang kanilang ginagawa. Yan ang importante. Talaga, you stay and do what you can sa iyong horizon, sa horizon mo. Ano bang maisusulat mo at kung saan ka makakasulat. Importante maging miyembro ka ng isang grupo na isang lugar, na isang simbahan, isang eskwelahan, isang universidad, isang kuleyo, kung saan nandun ang mga manonood ng iyong dula. Ngayon, magpapasalamat ako sa presidente, vice-presidente, chancellor, deans, at saka chair. Sila ang tumulong pagka meron kang hinihiling na tulong. Hindi lamang ina-aprobahan nila yung project mo, kundi binibigyan ka ng funding. Ayan, ang importante. As a matter of fact, funding para magpunta ako sa US nung pinalabas yung aking Walking Canes and Funds. For the first time, pinalabas yung English sa New York, sa Philippine Center. Nagpapasalamat ako dahil hindi lang inaprobahan yung aking request. Binigyan ako ng pondo para makalipad at makapanood ng aking mga dula. Paano nagko-connect yung mga roles ng isang faculty sa teaching, sa research, and extension or public service? Paano siyang nagko-connect sa isang faculty member? Anong nagagawa niya? Magaling siguro nga yung nagtuturo ka eh, kasi hindi lamang naiisip mo yung mga bagay-bagay, ano, o naisusulat, you're a writer, kundi naisasalin mo pa sa mga bata ang isang, ewan ko kung nabanggit ko na si Carla Pazis, sumusulat ng mga ano para sa bata, mga kwento tsaka libro. Pero yung sumusunod sa akin sa teatro, yung ganun eh, parang hindi lamang nanonood sila, kundi naapektuhan sila para sumulat o magdirehe ng isang dula. Hindi lamang sa iyong bansa, kundi sa ibang bansa, no? Dahil international na yung...
ang parang ipinakikita mo na merong kakayahan o pag-iisip ang taong nanggagaling sa bansang ito. Di ba? Hindi kami basta sunuran. Hindi kami lumilikha, gumagawa ng yun nga, creative ang aming kwan. Kaya siguro ino-honor ng alam mo sa China, isang napakahabang siguro mga dalawang rooms ang haba ng aming nakapuesto kaming kukunan ng larawan. Inilagay kami sa pinakagitna. Nasabi sa akin ng isang professor, that's the biggest honor. Nilagay ako sa gitna at sa likod ko yung mga miyembro ng Teatrong Mulat. Yun ang malaking honor. Sa Thailand, hindi lamang pinakit sa lap ko yung puppet, pinahalik. Ganong klaseng paggalang sa iyo ng bansa. Hindi lamang ng tao, ng mismong bansa. Ginagalang ka. So, dun sa body of works na nagawa mo, parang ano yung naging influence ng UP para mo maisip at mabuo yung body of works sa literature and theater? Malaking bagay ang nagawa ng UP sa akin, ano? Particularly sa akin. Dahil hindi lamang pag tinutulungan ka, ibig sabihin, you're worth helping, di ba? Kailangan tulungan ka dahil parang sa kanila importante yung ginagawa mo. Importante sa, hindi lamang sa eskwelahan, kundi sa labas ng eskwelahan, sa labas ng bansa even. Kasi ang Teatrong Mulat, nagta-travel eh, around. 28 yan, napuntahan naming national and international festival. Pinapanood. Yung perspective as an artist, as a playwright, anong contribution ng UP education, UP as an institution? Sa pag-iisip, pag-create? Malaki kasi dito ako nagsimula, talagang nagsimula sa teatro. So yung bang... Kung wala ang UP, wala akong ano. Wala siguro akong nagawa na nagawa ko itong mga taon. So yung pag-push ng karapatan ng kababaihan o yung pag-aangat ng estado niya ay nakuha mo ba yon dahil nga nasa universidad? Oo, kasama na yon, napaka-importante, di ba? Kaya nga yung mga ganung perspectives. Oo. Ano bukod sa doon, meron pa bang ibang bukod sa importante ang mga bata na iangat mo sila at saka ang importante siguro yung nabanggit ko na influensya mo sila. Hindi lamang yung mga artista na gagawa ng kanilang mga sinulat, kundi yung mismong mga nanonood o nag-aalaga ng kanilang mga anak, mga magulang, na-influensya mo sila kaya sila gustong manood ng iyong palabas. So, meron pa bang ilang final words or words of wisdom? Oh, yun na nga, nasabi ko na nga kung ang pinag-uusapan natin ito yung mga sumusulat, to stay where they are. At, ibig sabihin malakas ka eh. Kahit na anong pintas ang gawin sa'yo, hindi ka masisira eh. Magpapatuloy ka sa iyong ginagawa. Kasi dadating ang panahon, makikita nila na sila pala mali. At ito palang artista ang tama.
So normal lang na madapa at ma... Oo, kung nadapa ka, tumindig ka at pagpatuloy mo ang ginagawa mo. Maraming salamat sa pagbabahagi ng karanasan at ng inyong buhay.